sa dami ng problema ng bayan, pagkain, tubig, kuryente, transportation, internet, kulang ang pondo. Parati na bumalik na tayo sa mga araw na tuwing may hinihingi tayo, sasabihin walang pondo para doon. Pero may pondo para doon sa kaduda-dudang 500 billion na ayuda. Ito ang Wow Trending. Totoong mukha ng Administrasyong Marcos ipinakita na ni Attorney Trixie Cruz Angeles kagabi sa isa sa mga prayer rally ng Kingdom of Jesus Christ. Nagsalita ang dating miyembro ng gabinete ni Presidente Bongbong Marcos, pero pagkatapos ng dalawang buwan ay tinanggal si Attorney sa walang malinaw na dahilan. Kagabi, isa si Attorney Trixie Cruz Angeles sa mga guest speaker sa prayer rally ng mga leader ni Pastor Apollo Siki Buloy. Ayon pa kay Attorney Trixie na nasaan na ang pangako, ang daming problema ngayon sa Pilipinas, pero itong administrasyon na ito, mas inuna pa nila ang pagkamkam sa pera ng taong bayan. Walang budget daw sa sobrang mahal na ng mga bilihin ngayon, pero bakit kung walang budget sa mga programa ng gobyerno, ano itong mga bilyones na isinisingit ni Martin Tambaluslos Romualdez sa ayuda na mahigit na 500 billion pesos ang budget, at sa PI na bilyones din ang inilaan na pondo ni Tambaluslos? Pero inilihim ito ng mga hayop na politikong ito sa sambayan ng Pilipino para legal ang pagpasok sa kanilang bulsa. At kung wala pang Facebook, walang YouTube at walang mga vloggers na nagsasalita laban sa mga abusadong mga politiko na kinawawa ang mga Pilipino, harap-harapan na tayong niloloko. Dagdag pa ni Attorney Trixie Cruz Angeles na Presidente Bongbong Marcos na saan na ang hustisya, imbis na mag-focus kayo sa mga issue at problema ng Pilipinas, puro kayo travel. Kaya ito ang komento ng mga netizen. Salamat Attorney Trixie sa pagdalo at paghayag ng iyong saloobin. Ramdam namin ang pagkakaisa. Nagbabala na kasi si former President Rodrigo Roa Duterte sa buong bansa, pero matitigas ang ulo natin na karma tuloy tayo kasi binoto natin yung ayaw ni former President Rodrigo Roa Duterte. Lupit ng gaba, no? Kaya magsisisi na tayo sa naging masama patuloy noon si former President Rodrigo Roa Duterte. Nabingi na sa kakasakay ng eroplano ang taong bayan, hindi magagapi, laban lang taong bayan. Sana magkusa na lang si Marcos na bumaba sa pwesto, hindi niya naman kayang tulungan ang mga taong bayan, mga Pilipino. OMG, kinikilabutan ako, sarap ninyong panoorin. Kapag nagkaroon ng finale sa rally, sasama talaga ako at makikisigaw at makikipaglaban. Salamat sa inyo at mabuhay kayo. Naiyak na naman ako. Kung nandyan ako sa Pinas ay sasama din ako sa rally na yan. Mabuhay tayong lahat at naway mapaalis na si Marcos at mawala na ang mga buwetre at crocodile sa atin, kawawa ang mga mahihirap. Nakakaiyak naman ito. Sana one day bumangon ang bansa natin at respetuhin tayo ng ibang mga bansa, dahil sa totoo lang, pag nagpupunta ako sa ibang bansa, ramdam ko talaga na maliit ang tingin nila sa atin. Yung dating biktima nang bibiktima na ngayon. Nasaan na yung pangako ng hustisya? Ako po si Trixie Cruz Angeles, dating kalihim ng press. Yes! Nandito ako para makibaka sa inyo. Oh! Dahil naiintindihan ko kung anong ibig sabihin at ang pakiramdam na na biktima ng sariling gobyerno. Wala pa pong hindi pa po nakakadalawang buwan, tinanggal po ako sa trabaho. Wala naman akong ginawa. Wala rin naman po akong kasalanan direkta.
Pero mas ninais ko na rin umalis kesa mapagbantaan pang mawala ng trabaho ang higit 100 mga empleyado dun sa pinapasukan ko. Pupunta tayo sa eleksyon para mamili ng pinuno. Hindi natin inaasahan kapag ang pinuno na yon o ang pamunuan, sila mismo ang gagamit ng dahas sa sariling tao. Sila mismo ang lumalabag sa saligang batas. Sa dami ng problema ng bayan, pagkain, tubig, kuryente, transportation, internet, trabaho, edukasyon, kulang ang pondo. Parati na bumalik na tayo sa mga araw na tuwing may hinihingi tayo, sasabihin walang pondo para doon. Pero may pondo para doon sa kaduda-dudang 500 billion na ayuda. Mga kurap kayo! At tila may pondo para sa charter change. Problema, mahal ang pagkain. Nagmahal ang tubig. Nagmahal ang kuryente. Ang mahal ng transportation cost. Ang reseta nila sa atin, charter change at term extension. Bagong Pilipinas, mahal ang bigas. 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 Pinoproblema natin mga basic, mga kailangan natin para lang mabuhay. Ang piniproblema ng pamunuan, yung mga taong nagka-criticize sa kanila. Ang pinoproblema nila, paano sila tatagal sa pwesto? Ang pinoproblema nila, paano pa makakuha ng mas maraming pera? Hirap na po ang taong bayan. Pati mga taong simpleng mamamahayag, kailangan tanggalan ng trabaho. Kaya alam ko yung maging biktima. Alam ko yung tao na nagtatrabaho lang kayo ng maayos. Ginagawa lang yung dapat ninyong ginagawa at dati nang ginagawa. Pero dahil takot ang pamunuan sa inyo, kailangan tanggalan kayo ng trabaho at tanggalan ng boses. Justicia! 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 Pinagagalak ko po makita ko yun lahat ngayon. Hindi lang dahil buhay na buhay ang demokrasya, pero dahil panahon na kung tinatanggalan tayo ng boses, titindigan natin ang ating karapatan. Laban kasama ang bayan! 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 Sa tagat, wala pang 2 taon ang administrasyon. Maaga pa lang nakalimutan na lahat ng pangako. Hindi ba yung pagkain pangako yon?
Hindi ba yung murang bigas pangako yun? Hindi ba sinabi aayusin kuryente, tubig, internet? Di ba pinangako lahat yun? Nasa na yung pangako? Sino pare? Sino pare? At ito ang naaalala ko. Sabi ng Pangulo natin, nakakaintindi siya sa mga taong naging biktima ng kawalan ng hustisya. Yung dating biktima, nang bibiktima na ngayon. Nasa na yung pangako ng hustisya? Hustisya! 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 Sana konti man lang compassion, konti man lang simpatiya, marami sa atin naghihirap. Maraming naghahanap ng murang bigas. Maraming hindi na kaya bayaran yung kuryente at tubig. Pero pag buwan-buwan nakikita natin, nakasakay sa eroplano panayang biyahe. Mas masakit. Maliwanag yung hinanaing ng taong bayan. Imposibleng hindi tayo marinig. Andito tayo, publikong lugar. Malakas ang boses. Naka-broadcast, nasa social media. Imposibleng hindi nila tayo naririnig. Hindi ka pinga! Hindi kayo pinga! Ang pinakadasal ko ngayon, sana yung dating biktima, maalala niya kung paano maging biktima. Maalala niya kung paano mag-alala kung anong kinabukasan niya. Mag-alala kung makukulong ba sila. Di ba may panahon na umabot sila sa ganon? Ngayon sila na nang bibiktima. Kaya ang bayan, hindi magagapi. Eleksyon, naalala ninyo, panay ang salita tungkol sa demokrasya, tungkol sa karapatan, tungkol sa pagbabangon,
Sana hindi tayo kinakalimutan, sila lang yung bumangon eh. Wala utang na loob! 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 Sila ang logos! Ang tunay na leader ang hanap natin. Ang tunay na pamumuno, nakikita niya yung daan. Nakikita niya kung saan tayo papunta at isasama tayong lahat. Tama! Eh, nang iiwan sila! Abu! Ngayon ang panahon. Ngayon po yung panahon na lahat tayo magsama-sama, makiisa. Kaya kinagagan ako po na nakikita kayo ngayon. May kasama pala ako. Laban! Kasama ang bayan! Pero bago ang lahat. Phone. Bago ang phone. Bago ang